Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 30 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo dito sa ating channel at maraming salamat po sa inyong pagbisita. At general reading po ito ha, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Okay, Cancer, paunang message niyo, owl, good advice from a wise person. Ayan. So, maaring makatanggap kayo dito ng napakagandang advice sa mga kaibigan ninyo siguro, sa best friend ninyo, sa go-to person ninyo. Kasi feels like meron kayong isang taong lagi ninyong pinupuntahan or lagi ninyong hinihingian ng input, ng opinion, ng advice, no? Sa tuwing kakailanganin ninyo, no? So, maaring yun. Siya yun. Maaring siya yung best friend ninyo. Maaring siya ay iyong mentor, no? Maaring siya ay iyong counselor. Maaring gano'n. So, it could be anyone in your life. Depende sa inyong sitwasyon. We have the energy of the claw. Be careful. Do not take risk. Okay? So, mag-ingat kayo. Huwag padalos-dalos sa pagde-decision sa ngayon, no? Hindi ngayon ang panahon para mag-take risk kayo. Kaya, huwag padalos-dalos sa pagde-decision sa mga pagay-pagay. Okay? We have the energy of the bat. Take care. Enemies are working against you. Ayan. So, maaaring mga inggitero at inggitera yan nasa paligid ninyo. Cancer, kaya mag-iingat kayo sa pag-share ng mga mahalagang impormasyon, no? Mga valuable information dyan, lalong-lalo na personal. Kasi maaring yung mga taong yan, ako, nag-fishing lang ng impormasyon sa inyo so that they can get something from you na magagamit nila against you din. Kaya mag-iingat kayo sa mga isinishare ninyong information with the other people around you, okay? Lalong-lalo na doon sa hindi ninyo masyadong kilala. We have 9 of Wands. Ayan, this is a beautiful energy, Cancer, kasi this is the time of wealth. This is a time of prosperity and abundance. Dahil may perang parating. May perang parating sa inyo. Maaring this is commission. This is bonus, you know. Maaring parang return of investment dito sa inyo. No, yung effort na binuhos ninyo sa ginagawa ninyo before, sa trabaho, ganun. You know, this is it. Ito na yon, yung matagal ninyong pinakahihintay, di ba? Na parang ito yung bunga kumbaga ng inyong pagsisikap, no? Maaring magkaroon na kayo dito ng malakihang pera, no? So tignan natin kung ano pa ang sitwasyon kay Cancer. We have 8 of challenges. Ayan. So Cancer, meron kayong dito, no? Yung pakiramdam ninyo siguro you are trapped in a situation na hindi kayo makagalaw because maaaring pinagdududahan ninyo ang kakayanan ninyo or maaaring hindi kayo makapag-move on or makapag-move forward sa buhay ninyo in terms of your mga plano, ideas, mga ganon. It's because pakiramdam ninyo siguro hindi ninyo kaya. Kaya yung parang nai-stress kayo because there is something that you want to do. No, there is something that you want to do. There is something that you are really passionate about na gusto ninyong mangyari yan sa buhay ninyo but you can't take action because yung parang may negative thought nga kayo, yung parang yun ang nagpipigil sa inyo na parang binubulungan kayo na hindi mo kaya yan, diba? Yung mga ganon. But you know what, Cancer, yung good advice na to from that wise person, maybe, you know, that is linked to this one. Maybe yung taong yan, ka-close ninyo, kaibigan ninyo, mentor ninyo, teacher ninyo, maaaring ganon. And maybe, siya yung magpapabukas ng iyong isipan, no? Na wag mong isipin hindi mo kaya because kaya mo. You know that you can do it, no? You are aware that you have talents, gifts, and skills, no? Alam mo na mapagtatagumpayan mo din ang mga bagay na gusto mo din mangyari sa buhay ninyo. Just like any other people, di ba? It feels like to me that you are going to realize that,
no, maaaring makausap ka ng taong yan at yan ang, siya yung magpupush sa'yo. Siya yung magpapa-realize sa'yo na kung ano man ang negative thought na iniisip ninyo, that is not true. No? Maaaring na-intimidate kayo kasi dito sa mga taong ito. Maaaring may mga naririnig kayo na mga sabi-sabi, may mga naririnig kayo na mga komento, no? Sa'yo, kaya mas lalo kayong na-intimidate, mas lalo kayong na paghihinaan ng loob kasi maaring those are negative criticisms na naririnig ninyo. But you know, Cancer, ikaw lang ang tanging nakakaalam kung ano ang iyong kakayanan, kung anong kaya mong gawin, kung anong mga talents mo, skills mo, and gifts na meron ka na magagamit mo para ikaw ay magtagumpay. No? Ikaw lang ang tanging nakakaalam. No one knows better than you. Okay? Kaya naku, huwag ninyong pansinin ang mga yan. Dahil hindi mo alam, baka sila lang talaga ay punong-puno lang ng kaingitan sa'yo at nagpa-apekto ka naman sa kanila. So, sino ang talo dito? Diba? Kaya naku, huwag mong pansinin ang mga yon. Focus ka lang sa sarili mo. Focus on what your dreams are, what you can do to make your dreams into reality. Doon tayo mag-focus, Cancer. At with that, no, magtatagumpay ka. Before you know it, ayun, successful ka na. Diba? So, we also have Moonlight. Follow your intuition. Okay? Follow your intuition dahil ginagabayan ka ng Panginoon dito and the rest of your spirit team. Pinapadalhan ka ng mga intuitive messages, pinapadalhan ka ng mga mensahe through your dreams as well in order to guide you on how you are going to navigate this situation sa buhay ninyo, Cancer. No? Huwag kang panghinaan ng loob. Keep your faith and hope alive in your heart all the time and always hope for the best. No? Because when you hope for the best, when you expect for the best things to happen, ay nako, Cancer, makikita mo na yun, yung ine-expect mo, yung mga dinadasal mo, yun talaga ang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya always think positive. Okay? Always have a positive mindset. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, it's Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa ating channel. Ito po ang inyong daily messages for August 30. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo rito. And maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating channel. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, paunang mensahe ninyo, we have the energy of the yoke, feeling tied down or frustrated. Ayan. So, parang, hindi kayo, yung feeling ninyo, hindi kayo makagalaw or hindi kayo, wala kayong liberty to do whatever you want to do. No? Maraming ay iba, ganyan ang nararamdaman or maybe you are feeling frustrated about yourself or maybe about something. Kasi parang may nagre-restrict sa inyo dito. Yun ang napipick up dito. Parang merong pumipigil sa'yo para ma-express mo or magawa mo kung ano ang gusto mong gawin. Kaya you're feeling frustrated about your situation as well. We have needle and thread. Beautiful. A sincere wish will be granted. Scorpio, i-align nyo lang inyong energies with this energy. Also claim it. No? Write it down in the comment section below is Scorpio, i-claim nyo na kung ano man ang wish na to because, you know, it will be granted to you. What else? We have energy of the skull, hidden secrets can harm you. Ayan, can harm you. Ibig sabihin, hindi pa to nangyayari, kaya may magagawa ka pa, Scorpio, para hindi yan mangyari, no? Mayroon ka pang magagawa, maaaring may mga sitwasyon dyan, impormasyon na kailangan mo talaga dapat sabihin para, you know what, magpaka-honest ka or
Kasi maybe it will cost you. It will cost you. It can harm you, sabi nito. Kaya pag-isip-isipan nyo na yan, no? You know, if this message resonates with you, Scorpio, alam mo yan kung ano yung sikreto na yan, no? Na pag sinabi ninyo sa involved na tao, maaaring ma-appreciate ka pa, no? Dahil sinabi mo na. Otherwise, baka malaman niya pa yan sa iba, kung mayroon pang ibang nakakalam, then maybe, you know, it can harm you talaga. So, think about it, no? If that message resonates with you. We have five of visions, ayan. So, this is, ano, may panghihinayang, no? May panghihinayang. Maaring you are running after something, and hindi nangyari, hindi mo inabutan, nalampasan ka ng pagkakataon, and ngayon parang may lungkot, no? Dahil parang wala kang nagawa, or maybe nagsisisi ka dahil maaring your effort wasn't enough, kaya hindi mo nakuha ang kung ano man yun. Okay, so what else? We have the White Heart. Ayan. This is a beautiful energy because this is a new beginning energy, Scorpio. Meron ditong fresh start sa buhay ninyo. Meron magsisimula dito. Maaring bagong ano yan. Bagong sitwasyon, bagong trabaho, new experience, bagong level ng inyong relationship. It could be a new house as well. New home, maaring ganon. Or new business venture. Maraming bagay ang maaring magsimula, no, sa buhay ninyo around this time. So, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is a new beginning coming in sa buhay ninyo, Scorpio. We have the Weaver of Bones, ayan. So, speaking of newness dito sa White Heart energy, maaaring yan ay isang bagong financial opportunities na parating, no? With the Weaver of Boons dito. Merong mag-o-offer sa'yo dito eh. Merong mag-o-offer dito ng something, no? Maaaring trabaho, additional na trabaho, maaaring business opportunity, you know, business venture or career opportunity. No, anything na maaaring magdala sa inyo ng prosperity and abundance. Scorpio, ang offer na to na parating sa inyo. So, watch out for that. Lalong-lalo na kung kayo ay naghahanap ng racket, naghahanap kayo ng additional na source of income, yung mga ganon, no? Kasi, bantay ka. Kasi, maaring yan talagang sisimulan mo ngayon. Maaring that is the opportunity that you are going to embrace ngayon and you're going to start very soon. So, congrats. So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ano po yung nasa mabuti kayong kalagayan? My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 30. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ito po ay general reading, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, Pisces, paunang mensahe ninyo ay June. Ayan, so this is going to be June next year, no? Maaring meron kayong pinaplanong gawin at maaring mag-i-start kayo June next year. Maaring yun ang target date ninyo, no? June 2024, that is when you're going to start something, no? Maaring negosyo yan or maaring career, no? Depende sa inyong sitwasyon. Maaari din dito, Pisces, na meron kayong ginawa na sinimulang endeavor in June this year, no? At maaaring ang target ninyo na after a year, dapat meron na kayong return of investment, no? Dapat meron na kayong makitang bunga, no? Ng inyong pagsisikap dito sa endeavor na to. So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba. We have moon changes in your life. Ayan. So, may mga pagbabagong nakaabang, no, sa buhay ninyo, Pisces, around this time. We have goldfish, financial gain ito, no, increase in material wealth.
or spiritual growth. Ayan. So, napakaswerte ninyo sa ngayon kasi madadagdagan na, tataba ang inyong mga savings, no, ng inyong kaperahan. Ayan. So, tataba na ang inyong mga wallet because there is an increase in material wealth. What else for Pisces? Meron din ako napipick up dito na acquisition of property. So, maaaring mas marami na kayong property ngayon, mas sa pagdagdag ng inyong material wealth dito or kaperahan, maaaring makapag-acquire kayo na mas madami pang lupain or buildings, mga ganon. Talaga naman, because we also have the Keeper of Boons. This is wealth. Massive wealth, no? Na maaaring dumating sa inyo. This is also a very beautiful opportunity, very abundant and prosperous energy to Pisces. Kaya naman yung parang lalapitan talaga kayo ngayon ng swerte pagdating sa kaperahan, no? Maaaring ang iba sa inyo ngayon paakyat na kayo sa trono, kumbaga, no? Ibig sabihin na papunta na kayo sa ladder of success, no? Papunta kayo na sa tugatog ng tagumpay pagdating sa inyong money, career, and finances. Pisces, maaaring you are on the road to financial success around this time. Kaya ang nakikita ko dito, talagang maraming material wealth ang madadagdag sa buhay ninyo, no? Marami talaga kayong kayamanan ngayon na may ipon or mga opportunities para magkaroon kayo ng maraming kayamanan, kaperahan, ganun. Eight of Visions. Ayan. So, you are walking away from something dito. Maaring financial problems, maaring financial constraints, maaring yun ang iiwanan ninyo. It's because madami kayong ano, di ba? Meron tayong increase in material wealth, meron din tayong Keeper of Boons. And maybe, ang iba sa inyo, Pisces, meron pinagdadaan ng problema sa kaperahan. Maaring you are lacking in money, kulang talaga kayo sa pera, walang trabaho, siguro maaaring ganon. But you are going to walk away from that, no? Dahil sa mga balitang ito, sa mga messages na to, you know, ngayon, it looks like yun ang mga energies na papasok sa inyo ngayon, di ba? Yung magkakaroon kayo ng kaperahan, opportunity to experience financial freedom, financial abundance and prosperity. Kaya with that, talagang mawawala na yung paghihirap ninyo sa pera. Kung yun ang problema ninyo, talagang eto na ang solusyon. Nandito na ang financial breakthrough ninyo, Pisces. Kaya you are going to eventually turn your back from kung ano man ang financial constraints or financial problems na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. Okay? We also have 9 of challenges. Ayan. So, maaari talaga, you know, maaaring meron kayong pinagdadaanan dito problema, no? Kaya naman, maaaring takot kayo na hindi ninyo masolusyonan yan because you never know, di ba, kung ano ang magiging reaction ng mga tao. Maaring may pinagtataguan kayo dito, maaring yan ay taga-singil, no? Maaring may mga pagkakautang ang iba sa inyo dito, Pisces. May problema sa pera, pagkukulang sa pera, kaya napilitan kayong manghiram, no? Maaring ganun, at siguro sinisingil na kayo, maaring ganun din ang sitwasyon. But you know what? Don't worry, Pisces. Don't worry. Ipagdasal ninyo yan at i-offer ninyo ang concerns nyo na yan sa Panginoon at sa the rest of your spirit team. Huwag kayong mag-focus on the problem itself, but instead focus on what you can do para maiwasan or mag-improve ang inyong sitwasyon sa ngayon. Anong ang naiisip mong solusyon, no, sa problemang yan para makaalis ka na sa sitwasyon na yan? Okay, Pisces, ipagdasal mo yan. Kasi kung ang problema mo dyan maniningil, problema mo dyan yung utang ninyo, ang problema mo dyan is pambayad ng tuition fee ng mga anak ninyo, apo, or kung sino man, or kung ano pang pangangailangan sa pera, di ba? Changes in your life are going to happen this time.
And meron tayong increase in material wealth. We have abundance and prosperity energy. So most likely, Pisces, may mga maraming financial blessings and opportunities na mag-show up, no, sa buhay ninyo. And that is going to solve that financial problems. Okay? So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.